kung ilan ang pressure. Uy. Alright. Nasa 200, nasa 170. So kailangan natin mag-refill mga cutting arts. Ito ang air supply system ng lifeboat at ito ang charging valve at ang kanyang charging port. Ito naman ang air pressure hose na nakakonekta sa mga cylinders at ito din ang kanyang valves. At ito ay fitted with 345 liters o 200 bar compressed air cylinders. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin ng risk assessment mula kay chief officer. Napaka-importante niyan para ma-identify natin ang mga hazards at para maprotektahan din tayo mula nito. Tapos yung hose na. Una, ikukonekta muna natin ang high pressure hose dito sa air charging port at ipitan. I-ensure palagi na ang lahat ng connections to be fastened and tightened. Ito ang control handle ng pressure reducing valve at ito naman ang stop valve. Marahil madami pa sa inyo ang hindi pa nakakita, nakasubok o nakasaksi na mag-refill o mag-recharge ng air cylinders ng lifeboat. Bihira lang kasi ito mangyari dito sa barko. Dito, kailangan muna natin tanggalin ang filling hose upang maikoneko ang high pressure hose. Mga cutting arts as per maker's manual para masigurado natin ang air cylinder ay safe, normal and effective. Dapat i-check natin regularly. Kung ang indicative pressure ay bumaba ng 185 bar, yan ay hudyat na mag-recharge o mag-refill at ibalik sa normal pressure ang air cylinder na 200 bar. At huwag kalimutan, during filling, i-drain ang condensate water regularly. Malaki kasi ang epekto nito ng condensate water sa system ng air compressor. Mag-accumulate kasi ito sa loob at magiging kalawang kalaunan. Mga katingards, napaka-importante ng air supply system sa lifeboat. It provides air to enable the engine to run at maximum load RPM. At saka, for the occupants to breathe when the lifeboats close down, running through the fire or sa toxic gases. A few inches later. Mga katingards, dapat din natin tandaan kapag ang indicative internal pressure ng air cylinder is more than 230 bar sa kadahilanan ng mainit na panahon, kailangan natin i-deflate ang pressure. I-decrease mo ang internal pressure ng air cylinder hanggang 200 bar.